Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito po ang isang espesyal na kasaysayang inyong aabangan at ito'y pinamagatang Nakahihigit pa ang utak niya kaysa sa inyong matatanda. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang Bukas. Ay, ligas na sa akin ang maging maaway sa bata. Ayokong makakita ng marumis at lalo na yung walang direksyon ng buhay. Dahil hindi ko maiwasan maalala ng isang nakaraan. Doris! Doris, magpreno ka! Dali! Oh. Dali! Papa! Pambihira naman kayo! Bakit mo mapabigla-bigla kayo? Nakikita mo ba ang batang yun? Sino? Alin sa kanila? Hindi ang mga naglalaro. Yung nasa tabi. Yung tipong gusgusin at may lata sa tabi. Oh my God! Naantig na naman ang damdamin ng maawain kong ama. Oh, sige. Total, meron namang barya dito. Kukunin ko na. Bubuksan ko ang window para maiabot ang pera. Hindi. Akong bababa. What? Pa! Umandar na naman ang pagkapusong mamo ng aking ama. Para sa yung 100 piso. Po? Lubo! Lubo talaga! Thank you po! Bakit naman po sa mga kamay ninyo? Tama na. Hindi pa ako naguhugas ng kamay. Baka mamaya magka-germs ka. Thank you po talaga ng marami. Ano ba pangalan mo? Aldrin po. Aldrin? Opo. Ilan taong ka na? 8 po. Ngayon may pera ka na. Pag uwi mo, bumili ka ng sabon at paligo ka, ha? Importante kasi sa isang bata yung malinis sa katawan. Oy! Pag malinis po ako, di walang maglilimos sa akin. Oo nga naman, ano? So, ibig mo sabihin, gimmick mo yan. Iba talaga ang utak ng Pinoy. Maski bata pa, may pakinabang na. Saludo ako sa'yo. Oy! Sir! Binubusin na po kayo ng driver niyo. Actually, anak kong nagmamaneho. O ikaw? Uwi na rin po ako. Dahil malaki yung binigay niyo. Halika, ihatid na kita. Huwag na po. Ang lapit ko lang naman eh. Ha? Saan ka ba tumutuloy? Yun po, doon. Doon po sa ilalim ng tulay. May munting kubo po doon eh. Doon? Doon po ako nakatira. Sino kasama mo doon? Wala po. Ako lang. Ano? Namumuhay kang mag-isa lang? Opo. Ulila na po ko eh. Magulang ko namatay po sa aksidente. Wala naman po akong kapatid. At wala rin akong kilalang kamag-anak namin na pwede ko pong tirahan. Lalo mo akong pinabili ba? Solo flight ka sa edad mong yan? Gusto mong sumama sa akin? Uy! Ha? Totoo po? Oo. Seryoso ako sa alok sa'yo. Gusto mo? Ay, naku! Ha? Gusto ko po talaga! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako, ang Bukas. Oh, lika na. At naiinip na ang magiging Ate Doris mo. Mind, Ma?
kilala. Doris, please. Desisyon na yun. Ma! Pati ba naman kayo pabor sa ginawa ni Papa? Yuck! Ano bang nangyayari dito? Naku, Kuya June. Gusto atang magpatayo ng bahay ang puna ni Papa dito sa atin. Akalain mo, may nadaanan kami isang batang gusgusin na namamalimos. Eh, sinama ba naman at dito na raw titira? Ha? Ni hindi natin kilala. Sabi ng bata, patay ng parents niya. Eh, totoo naman kayang sinasabi niya. O baka naman mamaya, pakanalang yun ng mga sindikato. At isang araw, limasin nila mga gamit natin. Ma, bakit hindi niyo kausapin at pagpaliwanagan si Papa? Hindi ko kayang kontrahin ang isang nobleng gawain. Ma, pati ba naman kayo? Mga anak, hayaan nyo na ang inyong ama. Doon siya masaya. Kahit malagay sa alanganin ng pamilyang ito? Hindi tama to, Ma. Hindi tama. Nasaan ba si Papa? Pa, pwede ko ba kayo makausap? Ah, dumating ka na pala. Dalawang araw kang nawala. Nag-text naman ako kay Utol na kasama ko mga barkada. Nag-outing kami overnight. Teka, siya ba yung batang sinasabi ni Doris? Good morning po, kuya. Anong kuya? Kapatid ba kita? June. Aldrin. Aldrin, anak, mamaya mo na ituloy ang pagmamasahe sa Papa, ha? Opo, sige po. O, sige na. Doon ka muna kay Mama Claudia, ha? Sige po, tutulungan ko po siya sa pagluluto. Marunong din po ako nun eh. Mabuti pa. Pwede po, pakis po muna. O, sige. Babay po. May pakis-kis pa. Nagpapauto kayo sa isang bata? Halika nga, halika. Pa, hindi ako nagpapauto sa kanya, kundi tinutugunan ko lang ang paglalambing niya. Pa, pwede pa. Huwag niyo naman akong kwelyuhan. Kayong magkapatid ang wala ng lambing sa katawan. Palibasa matatanda na kayo. Si Aldrin bago lang dito. Pero sa unang araw pa lang, maservisyo na sa akin. Bago ako pumasok sa trabaho, ang sapatos ko malinis na. Bago ko gamitin ang kotse, pinunasan na niya. Pagdating ko sa hapon, mabilis na akong sinasalubong, may dalang tuwalya, pati tsinelas ko. At siya pa mismong nag-uuban ng sapatos ko. Na kung kayong gagawa, parang nandidiri kayo sa amoy ng paa ko at tinatakpan ng ilong nyo. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, dito siya titira. At pag-aaralin ko siya para matuto at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, ito nga. 3 times 6. 18 po. Oh, very good. Ang galing talaga ng anak ko sa math. Papa? Ay, Ate Doris. Oh, Doris, gising ka pa pala. May kailangan ka ba? Almost 11 PM na pa. Pero bakit hindi pa kayo natutulog? Narito pa sa kwarto niyong kumag na yan. Tinuturuan ko lang ang bata. Ganito rin ang ginawa ko sa inyo nung maliit pa kayo ni June. Sobrang namang concern niyo sa kanya kahit hindi naman natin siya kaano-ano. Pamilya na ang turing ko sa kanya. At dapat ganun din ang trato niyo kay Aldrin. Papa, huwag na po kayo mag-away ni Ate Doris. Babalik na po ako sa room ko. Matutulog na po ako. Buti pa nga. Go! Go! Good night, Papa. Good night. Good night, son. Good night po, Ate Doris. Sabihin mo, bad night. Sige na, Aldrin. Opo. Opo. Hindi ko kayo pinalaki at tinuruang maging basto sa isang bata.
Nakakahalata na kami ni Kuya Jun sa inyo, pa. Puro na lang ang Aldrin na yun ang inaatupag niyo. Sinusuklian ko lang ang paglalambing at paglilingkod sa akin ng bata. Pinulot lang ninyo siya sa basurahan. Huwag kang magsasalda ng ganyan dahil hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Ano ngayon kung sa basurahan siya nagmula? Ikumpara niyo ang sarili niyo sa kanya. Bata pa siya pero marespeto sa mga nagtatanda. Bata pa siya pero alam niya kung paano suklian ang ginawa kong pagkupkup sa kanya. Nakahigit ang utak niya kaysa sa inyong matatanda. Papa. Bata pa siya pero alam niya kung paano niya akong mapapasaya sa kanyang paglalambing at pag-aasikaso. Kayo! Kayo ni June! Kailan ba ninyo ako nilambing? Pagdating niyo galing sa school, para kayong maghapong napagod sa opisina. At kailangan niyong magkulong sa kwarto para magpahinga. Sa weekend, dasaan kayo? Hindi ba't inuubos yung panahon niyo sa barkada at paglalakwatsa? Sinong kasakasama kong kakwentuhan ko sa loob ng paumahin na ito? Si Aldrin! Si Aldrin! Siyang pumapawi sa pagod, sa lungkot na naramdaman ko. Siyang bumabawi sa mga paglalambing na hindi nyo na maibigay sa akin dahil wala kayong oras o panahon para gawin yon. O baka naman nahiya kayo dahil matatanda na kayo. Pero kaming mga magulang nyo, hinahanap-hanap din namin yon. Mas mabuti pa nung maliliit kayo dahil makita nyo lang ang anino kong paparating dahil lulundagan na kayong magkapatid sa tuwa at nag-uuna ang pangyumakap at humalik. Ngayon, nasa na yun? Nasa na yun? Nakalimutan ba ninyong gawin o baka naman nababadawyan na kayong gawin? Magulang kami! Oo, matanda na! Pero hindi nagbabagong damdamin namin. Naghahanap kami ng respeto, ng pagmamahal. Na kung hindi nyo kayang ibigay, natagpuan namin yun kay Aldrin. Siyang pumupuno ng lahat ng inyong pagkukulang ni June. Dahil sa kanya kahit panandalian lamang, ay nakakalimutan ko mga tampot hinanakit ko sa inyong magkapatid. Ngayon sabihin nyo sa akin, sabihin nyo! Wala bang karapatang mahalin ko isang batang nagmamahal ng walang kondisyon? Hindi ko na ngayon maramdaman ang respeto at pagmamahal nyo sa akin. Si Aldrin na lang ang nagpaparamdam noon. Si Aldrin na lang! Siya na lang! Uy, Jun! Akala ko po, sa school niyo ako yatid. Hindi. Dito ka namin iiwan. Ate Doris? Ayaw ka na namin makita sa bahay. Lahat ng gamit mo, dinala na namin. Nasa loob ng backpack na ito. Sige na, labas na. Pero hindi po ko nakapagpaalam kay Papa. Hindi na kailangan. Kami nang bahalang magsabi sa kanya. Oh, ano pang hinihintay mo? Labas na sa kotse. Uy, bilisan mo na. Pagal-pagal na to. Tandaan mo, huwag ka nang babalik sa amin. Pesti ka lang doon. Kuya Jun, Ate Doris, pwede po ako iwan dito. Mawala po kayo sa akin. Kuya! Ate! Papa! Papa! Anak? Aldrin? Aldrin! Reyna, dumating ka na pala. Kararating ko lang. Kaso nagulat ako eh. Pagbukas ko ng pinto, hindi ko nakita si Aldrin. Usually, naglululundag pa yon sa pagsalubong sa akin. Nagpapakarga, yumayakap, kinikis ako. Ngayon, laking pagtataka ko. Tahimik dito. At walang maingay at makulit nating anak. Nag-grocery kasi ako kanina. Naiwas siyang naglalaro. Habang ang Ate Doris at Kuya June naman niya ay papasok sa eskwela. Pero pagdating ko, hindi ko na rin siya nakita. Saan pupunta yun? Hindi ako sanay na basta lumalabas o umalis ng bahay si Aldrin. Tama ka. Nasaan ngayon ang ating anak? Nasaan si Aldrin?
nilang pinalayos. Wala naman ako nagagawang kasalanan sa kanila. Ayaw ko magkalayo kami ni Papa Rinan. Ayaw ko. Kasi ang bait-bait niya sa akin, siya ang nagparamdam sa akin ang tunay na pagmamahal. Kaya mahal na mahal ko rin siya. Papa Rinan. Papa Rinan ko. Hi, Pa. Good evening. Hello, Po. Mabuti. Sabay na rin kayong dumating. Why? What's up, Pa? Halikot! Hey! Pa! Huwag kang makialam dito, Doris. Dahil alam kong magkasabot kayong dalawa sa nangyaring ito. What do you mean, Pa? Nasaan si Aldrin? Nasaan ang anak ko? Saan niyo saan dinala? Papa! May dapat kayo sa akin. Nasaan si Aldrin? Pinalayas na namin sa dito. Ganun? Pa! Please! Please, tama na! Isa ka, Pa! Wala kayong karapatang gawin kay Aldrin yun! Wala kayong karapatang! At bakit wala? Mula nagdumating sa dito, nagkagulo na tayo! And we considered him a salot! Kayong mga salot! Sinisira niyong pamilyang ito ng dahil lamang sa selos at pagiging magsarili! Mas matimbang pa ba sa inyong batang yun? Na hindi natin kaano-ano? Kaya sabi ba ka anak ninyo? Ang batang yun, naagaw niya lahat ng atensyon niyo para sa aming magkapatid! Ibalik niyo sa akin si Aldrin. Ibalik niyo siya! At kapag hindi niyo yan nagawa, lumayas kayo sa loob ng pamamahay na ito. Dahil ayoko kayong makita! Lumayas kayong dalawa! Layas! Doris, napamahal niya sa kanya ang bata. Kaya ayaw niyang mapawalay pa sa kanya. Pero kami ni Kuya Jun ang tunay niya mga anak. Bago siya magmahal ng ibang tao, dapat kami muna ang una niyang mahalin. Mahal din niya kayo. That's not true! Totoo yun, maniwala ka sa akin. Napaka-unfair ni Papa! Masyado kami nasasaktan ni Kuya Jun sa ginagawa niyang to. Sundin niyo na lang siya. Hanapin niyo si Aldrin at ibalik sa kanya. Dahil sa tingin ko, hindi nagbibiro ang ama ninyo. Sa sandaling hindi niyo maibalik si Aldrin kay Renan, natitiyak ko, tototohanin niya ang kanyang pagbabanta. Palalayasin niya kayong magkapatid. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kung saan sana tayo nakarating pero hindi na natin malocate yung bata. Wala na dun sa lugar kung saan natin siya iniwan. So what? So be it. Kung hindi natin siya matagpuan, much better. Kuya, hindi ka natatakot sa pagbabanta ni Papa? Si Mama na mismo nagsabi na totohanin niya yun. Ang dami nating friends and relatives na pwede nating matuluyan. Doon muna tayo. Hanggang sa mawalang matinding galit ni Papa sa atin. Do you think ganun lang kadali yun? I'm sure. Magsusubside din ang galit na airpot sa atin. Matatanggap niya rin tayo.
Once na magbalik na tayo sa atin. Kuya! Ikaw na rin may sabi, di ba? Malambot ang puso ni Papa. Mamimiss niya tayo. Makikita mo. Gutom na ako. Wala na akong makain. Kailangan kong mamalimus. Rico, sakit-sakit talaga rin tiyong ko. So, sobrang gutom. Palimus po. Palimus po. Maawa na po kayo. Gutom na, gutom na po ako. Oy, bata! Tumabi ka dyan! May sasakyan! Kanina pa nagri-ring ang cellphone ni Reynan. Naiwan dito sa sala. Sagutin ko na nga. Hello? Yes, good evening din. Sino po sila? Bakit kayo napatawag? May bata pong naaksidente at nakita sa bulsa niya ang cellphone number nito. Kaya tinawagan ko po kayo. Baka si Aldrin. Paano po siya? Anong nangyari sa kanya? Nasagasaan po siya. Ano? Reynan! Reynan, madali ka! Si Aldrin na aksidente! Paging Dr. Rosario. Bilisan mo, Claudia. Ayun ang emergency room. Oo. Malapit na nga tayo doon. Doc! Doc! Kami pong magulang ng batang nasa gisaan. Kayo palang binabanggit niyang Papa. Opo, ako nga po. Sige po. Pumasok na kayo bago maging huli ang lahat. Thank you. Thank you, Doc. Liga, Claudia. No. Reynan. Aldrin. Aldrin. Aldrin? Nandito na kami ng papa mo. Anak. Anak ko, please. Please. Huwag na huwag mo kami iiwan, ha? Please! Mangako ka, anak! Please! Anak! Anak, huwag mong iiwan si Papa, ha? Please, promise me. Huwag mo kong iiwan. I will love you, Papa. I love you too. I love you so much, my son. I love you. Kiss. Andre. Reynan, iniwalat tayo ni Aldrin. Hindi. Aldrin, my son. Aldrin, my son, wag. Wag ka mawawala kay Papa. Please, wag, Aldrin, wag. Reynan, I love you, son. I love you, Aldrin. Pangako.
atin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Adrian, my son. My son, I love you. Ayun. I love you so much. Ayun ang papa niyo. Yakap-yakap lagi ang kabaong ni Adrian. Natatanaw po namin siya. Nasasaksihan namin ang paggagulo niya. Mama, ngayon lang namin na-realize ni Kuya Jun kung gaano kahalaga si Adrian kay Papa. Gusto namin lumapit kay Papa para makahingi ng tawad. Huwag muna, Jun. Mama, huwag muna sa pagkakataong ito. Baka hindi pa handa si Reynan na makita kayong mga anak. Laki-laki ng nagawa namin kasalanan kay Papa. Palipasin niyo muna ang pagkakataong ito bago kayo lumapit sa kanya. Dito na tayo sa room ni Papa. Tamang-tama. Nakabukas ang pinto. Ayun si Papa. Nakaupo. Tahimik. Nakaharap sa salamin. Kakatok ako. Sinabi ni Claudia na darating kayo. Tuloy. Napakalaki po ng naging kasalanan namin sa iyo ni Kuya Jun. Hindi ho namin akalain ni Doris na labis-labis kayong maapektuhan ng dahil sa ginawa namin. Lagi niyong sinasabi, kayong tunay kong anak. Pero hindi ko kayo minamahal. Sinong magulang ang hindi marunong magmahal sa tunay nilang mga anak? Laman kayo ng aking laman. Dugo kong nananalaytay sa inyong mga ugat. Kaya natural. Mahal ko kayo. Matimbang kayo sa akin. Lamang hindi ako kumporme sa inyong mga ginagawa. Bagay na masyadong dumudurog sa puso ko sa pagkatao ko. Labis-labis na po namin pinagsisisihan ng lahat, Papa. At sana mapatawad mo kami, Pa. Please, Pa. Forgive us. May isang kondisyon lang akong hihilingin sa inyong magkapatid. Ano po yun, Pa? Gusto kong makita sa inyo ang pagkatao ni Aldrin. Papa, gusto kong maramdaman sa inyo ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang paglalambing. Dahil nawala ng lahat yun sa inyong magkapatid. Promise. Promise, Papa. Gagawin namin lahat upang maisa puso namin ang lahat ng pagmamahal na ipinakita sa inyo ni Aldrin. Babawasan po namin ang sobrang barkada. Ang sobrang pag-focus sa cellphone, tablet,
Mga gadgets na siyang naging kaagaw ng dapat na pag-aalaga namin sa inyo. Higit sa anumang bagay, higit pa rin po kayong mahalaga sa amin. Yes, Pa. Tama si Kuya Jun. Inaamin namin ng mga shortcomings namin na pinunan ni Aldrin nung siya nabubuhay pa at kasakasama niyo. Ngayon namin napatunayan na hindi lang po sapat yung nariyan kayo bilang magulang namin. Kung hindi higit sa lahat ay magampanan din namin ng mga bagay na hinahanap niyo sa amin. Pa, ibabalik po namin ang lahat ng nawala sa amin na naipadama sa inyo ni Aldrin. Mamahalin namin kayo ng walang kondisyon. Lalambingin sa tuwing na ipaparamdam kung gaano kayo kahalaga sa amin bilang isang magulang. Nawala man po si Aldrin sa buhay ninyo, dalawang Aldrin po ang sumusumbang ipagpapatuloy ang kanyang naiwang pagmamahal sa inyo. At ipinapangako po namin yan. Salamat, mga anak. Pinaligayan niyo ako. Oo nga, wala na si Aldrin. Pero sa pamamagitan ng dalawa, patuloy ko pa rin mararamdaman ng kanyang presensya. At para na rin natin siyang kasama sa isang pangako ng bukas. Sumayin niyo, mga kaibigan. Ng aming itinampok na kasaysayang, alam po naming inyong kinalubdan at kinapulutan ng gintong aral sa buhay, pinamagatang Nakahihigit ang Utak Niya kaysa sa inyong matatanda. Samantala, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng May Pangako ang Bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Jenna Linda La Cruz, Maynard Landicho Jr., Chiquit Del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at si Phil Cruz sa papel na Raynan. Dilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa madamdaming panulat ni Salvador M. Royales. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang iyong kaibigan, June Martin Legaspi. Nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatnan ng isa na namang makabuluhang kasaysayan dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas.